So, for today guys, for the takas ang inyong lingkod. Dahil tulog pa ang aking baby, ayoko magising siya dahil habol siya. So, quiet lang tayo dito. Step one, wake up, really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Ayan, nakaramdam na ng konting taranta ang person. Kasi ang tagal lang hindi nakakasakay ng LRT. Hindi alam kung saan iiskang kanyang car. Good luck sa iyo. So, eto na nga. Nandito na kami sa loob ng LRT1 Monumento Station at kailangan namin sumakay dito. Then, bababa kami sa EDSA. Dahil for today's video, pupunta tayo sa Ikea. Tama ba yung pronunciation? For today! Dahil kalad ka rin si Amari, so mama kagad siya sa kaibigan niya na gustong magpasama. Diba? Ayan, pagbabang-pagbaba namin ng tren. So, kumaliwa lang kami, dire-diretso, kaya akit dun sa hagdan. Tapos, sundan nyo lang yung
parang footbridge yan. Then tuloy tuloy baba. Nakasakay na kayong jeep. Hindi ako gano'ng makapag-video sa daan kasi baka umiyak akong luhaan. Maagaw ang cellphone ng person, di ba? E di, wala na. Kaya... Diyan kaya tayo? Yes? Walang gwardiya. Ayun. Kami yung akit credit dito. Parang papunta pa lang tayo, lobat na ako, wala na ako nakuha dun. At tingdati na ka ng ano. Oh guys, nandito na tayo sa Ikea. Pero kakain muna kami. Dahil gutom na kami. Tayara, wala na tayara. Ah, saba. Buti nasa unahan yung pagkain. Eh, ano na nila yan? Kasi yan talaga unahin ng tao. Dessert muna. Pwede rin. Vegetarian tayo na sa likod. Coffee ka ba? Ayoko. Refillable siya hanggang magpalpitate ka. Okay, pwede niya papalpitate. Ano, 12 pieces lang tayo.
konti lang kasi hindi naman natin maubos. Oo, 12 pieces. Ito. Yung organic spaghetti, may meatballs din yun? Wala naman. Meron pong may meatballs, meron po yung salad spaghetti lang po. Ah, okay. Lang po ah, okay. Lang. Yung walang, yung walang meatballs. Okay po. Two pieces na chicken. Thanks. Banana or rice. Ang mabigat na yun. Akal, natatakaw ka lang. Ito yung sa atin. Isa lang po ba? Isa lang sa atin. Yun yung tibig. Oo. Kunin ko tayo. Pieces chicken lang. Two pieces chicken. Mineral water nila rin. Saan yung mineral water nyo? Yung hope in a box po, madami po yung mga water nyo. Kumuha ka? Yan yun, water yan. Tubig na to ate. 30 pesos, pero pang nagkuha ng only drinks, kuha ka ng glass mo, 50 pesos. Meron ka ng only drinks. Eh, water gusto namin. Try naman natin yung organic spaghetti nila. So, ayun. Hindi ko siya nagustuhan. Siyempre, siguro hindi ako sanay kasi organic nga, diba? Kita naman sa itsura ko, diba? Thumbs down kagad sa akin. Hindi na ako ulit sa organic. Or maybe sa ibang kainin na lang. Try na lang natin ulit. Ano to? Almond? Kasi lagi natin kumakain ng apple. Ang sarap nito. And they
isang oras lang naman eh. So, nandito na kami sa fourth floor, yung showroom ng IKEA. Then, o nga pala, yung Swedish restaurant nila, dito rin sa fourth floor yon. So, halos magkatabi lang yung restaurant and yung showroom nila. Paglabas mo ng restaurant, makikita nyo kagad yung entrance ng showroom. Meron lang ako konting info sa inyo. Kunyari, meron kayong nabili na bed na kailangan pa siyang buuin. Siyempre, i-deliver yun. So, additional delivery fee. And, kung ipapabuo nyo dun sa tao ng IKEA, yung bed na nabili nyo, meron din siyang parang assembly fee. So, heads up lang para sa inyo yun. Sofa bed. No? Oh, tapos 17,000 yung sofa bed. Pero parang kaya ka ba niyan? Kahoy yung pinakailalim te. Ay no. Sabi. Kuya. Ayun siya. Out of stock. Bali yan sleeper sofa. Okay.
Anong masasabi mo, Mali? Guys, ang ganda talaga dito. Ang dami niyong makikita ng mga pangangailangan sa bahay niyo. Tapos, maglaan din kayo ng mahabang oras para sa paglilibot. At least 3 hours the most na yun. Kasi talagang sinuyod namin yung buong lugar ng IKEA from 4th floor going down. 3rd floor and 2nd floor yata yun. Nakalimutan ko na. Worth the visit. Bahay biglang 390. Nakikita niyo yung mga araw, guys. So, yan lang yung sinusundan namin sa paglilibot namin para makita talaga namin yung every part ng IKEA para hindi labo-labo yung pinipuntahan mo, yung napunta mo na pala o ulit ka. So, yan lang yung guide namin sa paglilibot. Sige, hanggang baba. Hanggang baba? Ikaw, tiga-demo ko eh. Oo, oh, diba? Ang laki. Ang cost niyan ay... So, itong si Ate Friend, naghahanap kasi siya ng mini cabinet for the comfort room nila wherein sana may salamin nga daw at saka lagay ng toothbrush. So, gusto niya mini lang kasi condo type yung bahay niya. Pwede kayong lumapit dun sa merong nag-a-assist na may computer. She or he can find you na suitable for your liking. Meron din siyang medida para i-demo niya kung ano yung lapad at haba nung isang item. So, makakatulong talaga sila sa inyo kasi hindi lahat ng items naka-display. Yung iba nasa stock room nila. So, better ask yung mga nag-a-assist sa kanila na merong computer. Makikita naman sila din. It's a full body mirror. Oh, ito maganda to, ka. Ito, 13,200. Kasi may cabinet sa ilalim. Yung isa, yung linapitan ni ate, it's 7,000 pesos. Kasi wala siyang cabinet dyan sa ilalim. So, 7,000, compare mo sa 13,200. Dito naman, ito, 6,000 yung isa. 6,800. Ito, 5,800. Kasi mas marami yung shelf nung kabila. Apat yung shelf kasi nito. Kaya mas mahal siya. 6,800. Ito 5,800. Kasi tatlo lang yung shelves.
pala wide to. Pwedeng wide. Bababa't bababa rin pala tayo. Kaya nga sabi ni Ad, wala nga itong balikan na redirection. Galing kami ng fourth floor. Oh, may ganito oh. Pasuka. May sukat na siya oh. Oh, ganda. Ito kami ni mga ganito. May dala ng kapatid ko. Pasukat saan. Ay, maganda. This one cost 400. Ito, spatula mo, 60. $60. Asa yung arrow, te? Yan. Ayun. Ayun. Just follow the arrows para hindi ka maliligaw. Christmas decors. Lights. Picture frames. Dadaan lang ako rin. We have lots of picture frames. Oh, tama. Ito yung arrow. Everything you need. Nasa Ikea. Yan, oh, ganito ka bang? Hello guys! Sana nagustuhan niyo yung pag-tour ko sa inyo. And by the way, meron tong part 2. Dun sa part 2, ilalagay ko or ipa-flash ko yung mga pictures na nakunan ko na iba pang items ng IKEA na hindi ko na linagay dito dahil sobrang haba na ng video ko. Ilalagay ko sa description box nitong video na to para malink ko kayo sa part 2 ng IKEA tour para dun sa mga pictures na ipa-flash ko. Maraming salamat sa panonood. Keep on watching! So guys, ito na yung cashier. Ito na rin yung exit. So merong pila for 10 items and below. Tapos meron din pila for bulk. May nakita akong milk pot or sauce pot na maliit. So kailangan ko yun sa bahay. Kinuha ko. Then, meron silang bag. Parang eco bag, you can buy that for 40 pesos yata yun or 45. So, hindi na kami kumuha nun kasi one item lang naman. So, kung hindi ka kukuha ng bag nila, meron sa kanilang station na kukuha kayo ng, ayan, yung nakikita nyo paper. Kayo na yung kusang magpupunit nun, tapos ibalot nyo dun sa nabili nyo. Eh, since ako, yan lang naman. So, pinabalot ko na kay ate. Tapos, binitbit ko na lang na ganyan. For the tipidong person, and shoutout sa'yo kay ate, ate friend, Pilita, sa pagsama sa akin dyan. So, nakagala na. May pang-vlog pa ako. Thank you for watching!